Great Day Das Marinas bilang paghahanda sa nalalapit na pasokan school year 2020-2021, kaagapay ninyong mga guro ang DepEd Das Marinas sa pangunguna ng Curriculum Implementation Division sa pagsusulong ng edukalidad na edukasyon gabay ang mga inilabas na guidelines ng Region 4A Calabarzon. Nandiyan ang Regional Order No. 10, Series 2020, na naglalaman ng mga budget of work sa bawat competencies per learning area, at Regional Memorandum No. 296, Series 2020, na tumatalakay naman sa mga preparasyon ng ating plano sa pagtuturo, o tatawagin natin ngayong Pivot Idea Lesson Exemplar sa ilalim ng ICLEA Framework ng ating rehiyon. Layunin ng guidelines na ito ang maglaan ng direksyon sa paghahanda ng lesson exemplar sa new normal, magbigay ng specific procedures sa mga preparasyon ng mga lessons, at hayaang dumaloy ang pagiging malikhain ng mga guro sa pagdidisenyo ng kanyang mga lessons mula sa mga prinsipyo ng iba't ibang learning delivery modalities. Tara, alamin natin kung paano nga ba gumawa ng Pivot Idea Lesson Exemplar. Ang Pivot Lesson Exemplar ay full package ng pagkilos at pagtingin, di lamang sa isang anggulo, kung hindi sa lahat ng anggulo, sa taas, baba, harap, gilid, likod, 360 degrees, full turn. Ito ay initiative ng DepEd Calabarzon mula sa ginawang masusing curriculum review ng lahat ng mga competencies sa K-12 curriculum. At hango rito, nabuo ang most essential learning competencies at nakilala ang mga enabling o prerequisite skills upang siguraduhin learner-centered, inclusive, responsive, contextualized, global, collaborative, at inquiry-based ang ating curriculum at matiyak ang holistic development ng mga mag-aaral, knowledge, skills, attitude, at values. Ang instructional design ng IDEA model ay nakalatag sa ICLEA framework, intent, content, learning experiences, at assessment. Simulan natin sa intent. Ang intent ng instructional design ay magmumula sa inaasahang learning outcome sa mga mag-aaral. Mahalagang isaisip natin ang end-in-mind approach at simulan sa intensyong nais nating makamit sa pagtuturo. Ang content naman ay magmumula sa MELC kasama na rin ang budget of work na nasa Regional Order 10, Series 2020. Samantala, ang learning experiences sa ICLEA framework ay iinog sa layuning pauna rin ng mga 21st century skills ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school. At ang panghuli naman sa ICLEA ay assessment na dapat ay naka-embed o bahagi ng bawat teaching learning phases sa IDEA na dapat ay naka-portfolio at performance-based. Ang IDEA ay acronym para sa Introduction, Development, Engagement, at Assimilation, na siyang laman ng learning experiences sa ICLEA framework. Ang IDEA ang magiging apat na bagong teaching learning phases mula sa dating SIAM na bahagi ng procedure o pamamaraan ng pagtuturo sa lesson exemplar. Alright, simulan na natin at isa-isahin ang mga bahagi ng lesson exemplar. Gagamit ang guro ng mga angkop na estratehiya sa pagharap ng MELC para sa isang araw o maaari rin sa loob ng isang linggo. Layunin ang aralin, pangunahing nilalaman at mga kaugnay na halimbawa. Nabibigyan ito ng pagkakataon ng mga guro na may pabatid sa mga mag-aaral ang kanilang sariling kaalaman tungkol sa nilalaman at kasanayang kailangan para sa aralin. Gamit ang lens na ang mga bata ay may iba't ibang pamamaraan ng pagkatuto at kailangan ring may accommodate ang diversity of learners upang mapukaw ang kanilang interes at tapusin ang lessons maging ito man ay sa modular o sa online approach. Sa makatuwid, bahagi nito ang recall at pag-alam sa prior knowledge at kasalukuyang kaalaman ng mga mag-aaral. Ang objectives ng lesson ay isinasama na sa bahaging ito. Ang intro ay dapat na malinaw ang konteksto ng pagkatuto. Mas simple, mas okay, mas klaro, mas masaya. Kailangang simple at klaro ang mga instructions at makita ng bata ang kahalagahan nito sa kanyang buhay. Sa mga competency na na-identify bilang enabling skills, dapat lamang na maunang matutunan ng mga bata ang mga prerequisite skills bago ituro ang MELC. Dahil ang enabling skills ay personal competency at learning habit ng mga mag-aaral. Ang mga activities ay dapat na iba-iba rin dahil kailangan nating ma-acknowledge ang iba't ibang abilities ng mga bata. Communication ang target hubugin sa introduction. Sa bahagi naman ng learner's module, ito dapat ay tutugma sa mga katanungang what I need to know, what is or are new. Narito ang mga indicators ng performance ng mga bata na dapat mahubog sa kanila. Sa makatuwid, bahagi nito ang authentic learning.
under development, ang guro ay naghahanda ng mga aktibidad, gawain, nilalaman na mahalaga at kawili-wili sa mga mag-aaral. Ito ang simuno at mag-e-expose sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng tatlong mga activities na maglalantad sa kung ano ang alam na nila, ano ang mga hindi pa nila alam at naiintindihan, at kung ano ang gusto niyang malaman at matutuhan pa. Karamihan sa mga aktibidad at gawain ay dapat na umiinog lamang sa mga konseptong magpapaunlad at magpapahusay ng mga kasanayan na nasa MILK. Tingnan natin ang halimbawang ito. Ang Embedded 21st Century Skill rito ay collaboration. Challenge na ma-develop ito sa online o modular modality. Kaya naman dapat lamang na mayroong directive, collaborative, at non-directive assistances ang bahaging ito. Numan is an island, kailangan niya ng kapwa sa bahay o ng learning resources sa pagkatuto. Kahit wala ang physical presence ng guro, gamit ng module o ng online resources. Sa bahagi naman ng learner's module, ito dapat ay tutugma sa mga tatlong katanungan. What I know, what is in, what is it? Tingnan naman natin ang mga indicators ng performance ng mga bata na dapat mahubog sa kanila. Sa makatuwid, bahagi nito ang mastery learning. Pangalawa sa panghuli ng idea model ay engagement. Dito pinahihintulutan ng guro ang mga mag-aaral na makisali sa iba't ibang gawain at oportunidad sa pagbuo ng kanilang sariling KSA upang makahulugang mapag-ugnay-ugnay ang kanilang mga natutuhan pagkatapos ng mga gawain sa D. Inilalantad ang bahaging ito sa mag-aaral ang totoong sitwasyon, gawain ng buhay na magpapasidhi ng kanyang interes upang matugunan ang mga inaasahan sa kanya, gawing kasiyasiya ang kanilang pag-anap o lumikha ng isang produkto o gawain upang ganap niyang maunawaan ang mga kasanayan at konsepto. Tingnan natin ang halimbawang ito. Ang focus na ma-develop na 21st century skill dito ay critical thinking na dapat lamang na may alignment o connection sa naunang bahagi sa development phase. Tandaan, mas mabilis na tututo ang bata kung na-expose na siya dati dito. Kaya naman dapat na ang engagement part ay karugtong at kaugnay ng development phase upang di mawala ang interest ng bata. Curiosity plus interest equals engagement. Kailangan present dito ang iba't ibang cognitive tasks, learning opportunities, at real or relevant life tasks. Ito ay dapat lamang naakma sa kung anong key stage ang bata at kung anong mga resources ang mayroon siya. Sa bahagi naman ng learner's module, ito dapat ay tutugma sa mga katanungang, what's more? What I can do? What other enrichment activities can I engage in? Tingnan naman natin ang mga indicators ng performance ng mga bata na dapat mahubog sa kanila. Sa makatuwid, bahagi nito ang experiential learning. At finally, assimilation. Dito itinuturo ng guro sa mga mag-aaral ang proseso na may papakita nila ang mga idea, interpretasyon, pananaw, at kahalagahan na makalikha ng mga piraso ng impormasyon na magiging bahagi ng kanilang kaalaman sa pagbibigay ng refleksyon, pag-uugnay, o epektibong paggamit ng mga natutunan sa alinmang sitwasyon o konteksto. Hinihikayat ng bahaging ito ang mga mag-aaral na lumikha ng mga estrukturang konseptual na magbibigay sa kanila ng pagkakataong pagsamahin ng mga bago at lumang natutunan. Tingnan natin ang halimbawang ito. Target na ma-develop dito ang creativity ng mga mag-aaral, ang kakayahan ng bata na buuin at pagdugtong-dugtungin ang mga natutunan sa mga naunang bahagi ng lesson at mga aralin upang makabuo ng isang konsepto na hindi putol o twisted na kaisipan. Kailangan ma-set rito ang community context, processing time at acceptance. Sa bahagi naman ng learner's module, ito dapat ay tutugma sa dalawang katanungan. What I have learned? What I can show? Tingnan naman natin ang mga indicators ng performance ng mga bata na dapat mahubog sa kanila. Sa makatuwid, bahagi nito ang meaningful at reflective learning. Kapansin-pansin na ang Idea Lesson Exemplar ay refined format ng DLL or DLP. Naaayon rin ang bagong format sa mga existing policies na nakapaloob sa Philippine Professional Standards for Teachers Result-Based Performance Management System o PPSD-RPMS. Sa objectives, nandyan pa rin ang content at performance standards katulad pa rin ng mga nasa K-12 curriculum. So anong bago?
Ito ay ang pag-identify at pagsulat ng isa o dalawang MELC o Most Essential Learning Competencies at Enabling Competencies na matatagpuan sa Regional Order No. 10, Series 2020 o Pivot 4A Budget of Work. Ang content at learning resources ay ganoon pa rin. Samantala, ang remarks naman ay gagawin ng reflection kung saan magsusulat ang mga bata ng kanilang nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Narito naman ang mga Pivot 4A Lesson Exemplar Templates na maaaring i-download kasama ng Regional Memorandum 296 Series 2020. Kasama ninyo ang DepEd Dasmariña sa pagtaguyod at pagtawid ng school year 2020-2021 ng maayos at ligtas. Kasabay na rin ang pagdiriwang ito ng isang dekadang dekalidad. Welcome to the brave new world anchored in Dasmasipag, Dasmagaling at Dasmasiglang Paglilingkod.